Mabuting araw, I am Marvin Bellio from the SSS Corporate Communications Department. At welcome po sa SSS Financial Literacy Series Work, Save, Invest, and Prosper Season 2. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating advocacy sa pag-share ng mga useful tips and knowledge sa ating mga kababayan ukol sa tamang pamamahala na kanilang current financial situation. At sadya pong kay bilis ng panahon dahil ngayon po ay nasa pang-apat na episode na po tayo. Pero wag po kayong mag-alala. I promise everyone na marami pa kaming inihandang exciting topics para sa ating mga loyal viewers. Kaya samahan niyo po kami muli ngayong hapon at gaya ng dati, sabay-sabay tayong makinig at matuto. Pero bago po tayong magsimula, isa po munang mensahe mula sa aming President and CEO, Madam Aurora C. Ignacio, na ihahatid sa atin ng SSS Manager 3 for Media Affairs Department at concurrent Acting Head of the Public Affairs and Special Events Division, Mr. Fernando F. Nicolas. Mabuting araw! On behalf of our President and Chief Executive Officer, Aurora C. Ignacio, I would like to welcome all participants of this online Financial Literacy or FinLit series of the Social Security System titled Work, Save, Invest, and Prosper. I thank everyone for taking the time to join us today and grabbing the opportunity to learn about improving one's overall financial situation. We at SSS are glad to offer once again this webinar series that is both timely and important. Timely because we shall tackle relevant issues on how the global COVID-19 pandemic has caused unprecedented financial impact on our lives. Important because now more than ever, it's an opportune time to become empowered and educated individuals who are capable of leading financially stable and secure lives. Ultimately, our goal is to encourage and enjoin our SSS members to work diligently, to save wisely, and to invest prudently so that they prosper in the end. These four values are likewise emphasized in Republic Act No. 111-99 or the Social Security Act of 2018, as we hope to instill in every Filipino mindset the philosophical structure of savings and investing culture. During the last quarter of 2020, we successfully conducted 4 FinLit episodes in partnership with financial literacy experts from various private companies and government agencies. This year, we promise to deliver new informative episodes through which we hope to teach and encourage everyone to manage their personal finances properly, increase savings, pay down debts, if any, and invest wisely. We likewise aim to guide you on how to increase your household incomes by taking advantage of opportunities such as starting, sustaining, and growing a business during this unprecedented time. More importantly, as we go along discussing the various programs and services of the SSS, we hope to be able to open your eyes and capture your heart to the fact that your monthly SSS contribution is not an obligation, but rather an affordable and wiser way of generating savings and securing your future. So again, my warmest welcome to all the participants. We truly hope that this FinLit series will equip you with the knowledge and skills needed to manage your finances effectively. Thank you, and we hope to see you in all our future episodes. This FinLit series will equip you with the knowledge and skills needed. Maraming salamat, Sir Fernando Nicolas. So, special na topics po ang aming inihanda ngayon para sa inyo ngayong hapon. Pero bago po tayo magsimula, paalala lang po sa ating mga online viewers, maaari po kayong mag-post ng inyong mga katanungan at reactions sa comment section habang nagsasalita ang ating resource speakers. And this will be addressed during the open forum part of our program. Okay, so at hindi ko na po kayo bibitinin. Para sa ating unang topic, pag-usapan po natin kung paano nga ba ang mga essential resources gaya ng oras at pera ay maaari nating ma-utilize to our advantage pagdating sa usaping investment. Para po ipaliwanag sa atin yan, let's all welcome our first guest resource speaker who will discuss what investors need to know, time plus money equals magic. Our first guest has been in the stock market since 2011. So coming from one of the biggest oil companies in the world, she started as a regular investor back in 2009. And since then,
has grown her passion in teaching Filipinos how to make investing a lifestyle. After being invited to join several brokerages and being exposed in one of the biggest online stock market platforms in the country, she now heads the marketing and online sales of the Abacus Securities Corporation. Ladies and gentlemen, let us all welcome our first guest speaker, Ms. Chyna Barachyna. Welcome po sa aming programa, Ms. Chyna. Thank you for being with us this afternoon. Thank you, Marvin. Magandang buhay, mga SSS followers. Thank you for inviting us here. I'm really excited, Marvin. Thank you that you grant us the opportunity to share this particular equation na we think na really important sa ating mga viewers right now. Alright, so let me share my screen with you today. And good afternoon, everyone. I know it's past lunchtime, and I know everyone is probably looking for, I hope that you are looking forward to know more about investing and how simple can this be for everyone. Alright, so let me show my screen. Is it showing now? All right, so my topic today, can you see it? Because I only have one view right now, so I can see if you're able to see my screen the moment. What we actually see now is what investors need to know. Yeah. Okay, thank you. Okay, so here is here are the factors that is really important for us and malaman ng mga Filipinos that time plus money is equal to magic. This is not a hocus pocus. This is something that we need to know na ano ba ang mas mahalaga, pera ba o ang oras kung kailan ka magsisimula? Tingnan natin. Okay, so first of all, let's play a game. We're about 633 participants here, and a little thing that I want to share with everyone is that here you will see if you share this particular online in your wall, make it public, and put a caption hashtag better your tomorrow with SSS and tag us at MyTradePH, we will pick 5 lucky winners and we will send them this cute travel pillow to your address. So pipiliin po natin yan later on. So make sure that your post is public so we would be able to see your profile and we'll be able to message you. Okay, if you want to have a cute caption of whatever it is that you're going to learn from today, please do. Please go ahead. All right? So we will get back to you later for that. So let's continue. All right, so meron tayong mga ginagawa sa ating buhay na hindi natin alam na nakaka-apekto pala sa kinabukasan natin. Say, for example, you are walking towards your neighborhood and you pass by this particular garden na napakaganda. Do you think that that garden, marami pa namang plantito at plantita dito, di ba? Do you think that garden bloom that way in just an instant? If you see someone who's happy in their relationship, do you think it's just coincidence that they just click and meant to be na sila? Anything that you see that is really beautiful has been worked hard for. Same with investing. Same with our financial goals. Tayo ngayon, yung mga ginagawa natin will depend on what our tomorrow will depend on what the little things that we do today. Say, for example, maraming mga online shopping ngayon, maraming mga shopping online. It can also be something that alam mo yon, yung mga sale, online sale, and sometimes sa pupuya tayo dito. If we don't say no to those things, sometimes nag-end up bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. If we're craving for something na hindi natin napapractice yung delayed gratification, makikita mo na yung maliliit na mga bagay na yon nagre-resulta sa malaking gastos later on. And if you want to say yes in making your money work for you, you have to make sure that these little things are taken care of. Okay. All right. So first things first, you have to start your why.
bakit ka ba kailangan mag-invest? Bakit mo kailangan na simulan yung pag-invest? Bakit kailangan na hindi lang savings account? Makikita mo yung difference ng mga pag-ipon na hindi nagkakaroon ng enough na interest. So, let's continue. Number one, kung ikaw yung mag-i-invest, dapat meron kang purpose. You have to start with your why. Parang narinig mo na yan ang commercial na bakit ka bumabangon sa umaga. And kung meron tayong paninindigan dun sa ating gustong ma-achieve, di ba mas malalim yung ating conviction. And whatever it is that we have to say no for if we want to start investing, mapu-fulfill lang natin yan. If we are able to have a purpose that will anchor yung goal natin. And one of the purpose that we have is usually our loved ones, the way that we want to live our lives once we retire. We want to enjoy a retirement early. Those things. So, isipin mo, ano ba yung purpose mo? Bakit ka ba kailangan mag-invest? Why do you want to achieve that financial goal of yours? And so, ito ba ay bahay? Ikaw ba ay nangungupahan at gusto mo na magkaroon ng sariling bahay? For those who are abroad, alam natin na you are going out there para sa yung mahal sa buhay and you want to earn and you want na mag-ipon ka para sa mahal mo sa buhay. You want to buy a car. You want to have a possession or a real estate possession, a piece of land. You can also, yung mga sino dito, yung mga pamilya ay mga bata pa, yung mga anak. And come to think of it, after a few years, mag-be short term, can be long term. It depends on you. And gusto mo pagkatapos itong pandemic, gusto mo nang mag-travel, gusto mo nang magkaroon ng bagay na alam mo yun, marami sa atin na babagot na because of this pandemic. And purposely, gusto na natin talaga makulal. You can see yung background ko kanina, di ba? It's a beach site kasi how we wish na ma-enjoy natin itong summer vacation. And also, yung mga purpose na yun and those goals of yours, sabi nga nila, is maganda na mapipicture mo yun at makikita mo in terms of pictures. Kasi, di ba, yung mga pictures ng where do we, na na-inspire tayo. Ano ba yung ginagawa natin wallpaper pag na-inspire tayo, di ba? If you have this in mind, you have this objective, and you are thinking of those objectives, and you are reminded of those objectives, yung brain mo mawawire to be inspired. Kasi nga, sabi daw nila, There are only two ways, sabi ni Simon Sinek, to influence a human behavior. First is, you can manipulate it or you can inspire it. And ano ba yung gusto mo dito? Gusto mo bang manipulate or gusto mo ma-inspire? Of course, we all want to be inspired. We don't want to be manipulated, di ba? Alright, so tip number two, ito na yung equation na kanina, na title lang ito, ng webinar nito is time plus money is equal to magic. It's because of compounding interest. Bakit nagkaroon ng connection ang compounding interest in terms of time? And why is it called magic? Ayan. So this is an equation wherein sabi nila the compounding interest will have its power when you started early. So we have four na magigiting na gentleman dito sa ating screen and you will see that someone at the age of 30 nagsimulang mag-invest sa halagang 2,000 annually at 8% yield. Kung makikita mo, ano ba yung mabibili ng 2,000 mo? Diba napaka, kung iisipin mo, magkano ba ang isang frappuccino? Magkano ang isang ang isang drink, ang isang milk tea? If you will think of the 2,000, magkano lang yan in a daily basis? And for a person who will start at the age of 30 sa halagang 2,000 pesos, at his age of 65, you will see that the 2,000 can be how much? 372,204 pesos.
Imagine the power of compounding interest just because someone started at the young age. Ilan taon ka na ba right now? So hindi natin alam, baka mamaya mas bata ka pa sa person na binibigay natin as example. The next person is at age of 40, nagsimula siya, sabihin na natin na marami na siya ay breadwinner. Just like you, probably you're a breadwinner and you cannot start when you were younger. And now you're starting, nakaipon ka na, meron ka ng someone na you have a job that can suffice that particular investment of yours. So you started. So sinimulan mo since late ka na nag-start, nagsimula ka at 4,000. So yung isa, si person number one na nagsimula ng 30 years old, meron siyang 2,000, alam mo na na-late ka sa game. So nag-start ka na 4,000 pesos. Okay, yung 4,000 na yun can be at the age of 65 by having an 8% yield, pwedeng maging 315,000 pesos. And imagine, if you will notice, the one person who started at the age of 30 versus the one who started at the age of 40, kahit na sabihin mo dinoble niya yung amount of na kanyang binigay as capital, hindi pa rin niya na equate the same value when the time na naging age of 65 siya. So that's the value of starting 10 years ahead of time. So if you are someone na, di ba, I'm seeing a lot of comments right now that they're making follow-ups or they're may having loans. If you will have time to also keep some of the funds that you have para maka-start mag-invest, it will really be a great help for you. And for a person who will start at the age of 50, siguro mas malaki na yung kaya niyang isimulan as a kaya niyang simulan sa merkado para mag-invest. So he will invest at 8,000. So from 2,000, lumaki na ng investment niya kasi 20 years na siyang late. Makikita mo na nag-i-improve pa rin yung kanyang investment. But then, the power of starting early is talagang iba pa rin. So you will see the now the time is not just about the money, how much you're starting it from. Napaka-importante rin na magsimula ka ng maaga. But also, as they say, the best time to start is now. But, you know, the second best time was 10 years ago. But the second best time is now. So it means that hindi mo naman, kung hindi ka aware noon, maganda na whatever it is that you have learned today, you will start acting on it. All right. So next is, this is a perfect example wherein a person who will invest in a stock market, sabihin na natin, the annualized yield of a stock market or yung kinikita ng stock market over the years has an average of 14% annual growth rate versus dun sa savings account na 1%. So marami sa ating mga Pilipino, may ganitong ugali. Bibili lang something na mahal, tapos sasabihin natin, okay lang yan, investment naman yan. Okay, so sorry. But whenever you buy something that is not appreciating, meaning nagde-diminish yung value on a day, per year, nagkakaroon ng wear and tear, naluluma, hindi po yan investment. Dapat sasabihin natin, investment kapag ito ay, pag ang inyong investment ay tumataas or nag-appreciate over the years, kagaya ng gold, ng lupa, ng mga asset na umaakyat over the years. Okay, so come to think of it, if you have 1%, so meron ka inisip mo na it's very safe kasi savings account, if you will compare it, dalawang tao, meron 12,000 pesos, nag-ipon ng 1,000 kada taon. I think yung iba sa inyo, mas malaki, mas maliit pa yan kesa dun sa contribution natin, di ba? Pero if you will start even at a small amount, kayang-kaya natin na makaipon over 1 year. So itong person na to, another person, naniwala na kailangan niya mag-invest, so nag-invest siya sa stock market. Pagkaraan ng 5 years, makikita mo yung difference. In this table, you can see that yung nasa dilaw na bar is halos dumoble na ang kanyang puhunan dito sa pag-i-invest sa proper investment niyo. At makikita mo yung mga nagtagay lang sa savings account, halos 600 pesos lang ang naipon. Ikaw ba, gano'n ka na ba katagal
gano'n ka nakatagal na, na ang pera mo ay nasak sa savings account, baka it's time to move it to another investment instrument. Alright, so I hope you're following. So, ibig sabihin, compounding interest or the magic of compounding can be your best friend. Pero sinasabi rin nila, it can be your worst enemy sa papaanong paraan. Kung kayo ay may credit card at binabayaran nyo lang yung minimum na requirement, nako, I'm telling you right now, you are in the side of making compounding interest your worst enemy. I think this is the best out of all kung may kung ano man yung makukuha nyo sa amin na that input this afternoon, mahalaga na malaman nyo to. Kapag tayo ay nasa side na binabayaran lang natin yung minimum amount due ng isang ng ating credit cards, naipon ng interest nito, lumalaki ng lumalaki yung principal, marirealize na lang, binabayaran, puro ka na lang interest ang binabayaran mo, lumalaki ng lumalaki. And isipin mo, bakit mo dapat ma-experience yun if you know the power of compounding can also be your best friend. So, make sure that the credit card is not an extension of your cash. It's actually just an alternative or replacement dun sa hindi mo ginagastos. Dapat na within the range of kung ano yung kinikita mo, ganun din ang ginagastos natin sa ating credit card. And huwag tayong magpapatalo sa mga loan sharks because that's another way of making yourself na mahook sa mga ganitong klase ng interest upon interest at ayaw natin yun. So natin na yung if that's why SSS is here, they provide loans for us diba, with a good percentage na reasonable na hindi para hindi tayo mahook din sa mga scheme ng mga 5-6. Ayan. All right. So another that what has mentioned by Albert Einstein that compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it, and he who doesn't, face it. So, tama na. Tigilan na natin yung pagbabayad sa mga interest at simulan na natin kitain ito. Ayan. Okay, tip number 3, be mindful of your cost. Tatandaan natin, kapag meron tayong mga investment, ilista natin magkano ba yung binabayaran natin dito. Huwag tayong titingin sa potential gain kasi hindi pa natin yung na-achieve at walang kasiguruhan sa ating mga gains. Ang sigurado dito is ang ating cost. This is a perfect example wherein you have two kinds of investment. Pag sinabing 10% ang inyong interest na kikitain, hindi naman 10% ay ititake mo. Kung makikita mo sa chart sa table na to, yung total cost nagvavary. The first investment has 1.1% cost. So yung kinita mo na 1,000 pesos, mababawasan na ng 121 pesos. And that's gonna be a net gain of 8.9% or 879 na lang ang take home mo. In investment number 2, same yan, 10% yung kinita mo. Pero ang cost ng inyong investment ay 3.5%. Or 385 pesos, meaning yung ititake home mo, 6.5% na lang. So whenever you are presented to a certain thing called investment, ask for the cost if you're gonna redeem it, if you don't pay for it, ano yung mangyayari? And then you will see na dapat hindi naman sinasabi na huwag kang mag-indulge sa mga bagay na yun, but you know, you have to be familiar of these things na hindi minsan nakahighlight sa ating investment schemes. Kasi, di ba, ito yung cost na mababawasan ka, but you have to be mindful. Kailangan nating malaman na ang investment natin may kaibat na cost. Ayan. So, ask and be curious how much ba yung percentage cost na kailangan mong malaman in order for you, pag sinabi, 10% ang pwedeng kitain dito, okay, so magkano yung take home ko? Because, sabi nga ng Dutch proverb, cost goes before profit. Mas certain ka sa cost mo, sa investment mo, rather than sa kikitain. Because there are certain uncertainties, lahat may investment risk, and walang makakapag
walang sure ball sa investment. Kailangan natin malaman na may risk ang bawat isa and hindi tayo makakaguarantee kung magkano talaga yung profit. Okay, next is tip number 4. Learn the rules before starting the game. Ano ba yan? Okay, so if you're gonna invest in the market right now, we are under a pandemic situation, and we know that a lot of people are panicking. They don't know what's going on in the market. They don't know when it's gonna last. There are a lot of uncertainties. But over the years, kahit pa noong unang pandemya noong 1918, the Spanish flu, people already underwent this type of market cycle. So napakahalaga na ang market cycle ay alam mo para hindi ka matakot. You will see here that after a certain run, magsisimula yan sa relief. Makikita mo na magkakaroon yan ng euphoria. Pag ang market back in 2009 at nagsimula ka dyan, lahat umaakyat. Akala natin meron tayo nitong syndrome na akala natin tama ang lahat ng investment natin because we are in the peak of the bull market. The good news is, nandito tayo sa state of wherein people are panicking. Bakit siya maganda? Bakit siya mahalaga? It's because it means that we are about to start the height of relief or doon sa pagsisimula ng cycle kung saan pwede kang mag-relief. At nakikita natin dito that there are certain emotions. But those emotions can be surpassed if nagtagal kang mag-invest sa market. And hindi ka magiging risk taker in terms of choosing what stock to buy. Makikita natin maraming emotion, relief, and then uulit na naman. But in the long run, the emotional cycle continues. It's just a continuum. It's actually parang life lang yan. Merong ups and downs, and hindi lahat laging seasonal. Yan. So you cannot control my market cycle, and it's gonna happen. At pag nangyayari yan, lagi it's as if it's the first time to happen. But you can control how to act on it as it happens. That's why in my trade, we really provide, especially at these times, it's difficult, and we make sure that they are well versed in what's going on with the market. If it's good to buy, if it's if it's a season that you have to stop first and wait for the time na lumalim or magkaroon muna ng pag-settle down, sasabihin namin yan. We are guiding you every step of the way, especially during the time the first ECQ. Our clients have been a witness of this, that we make sure that we guide them hand in hand because we know that this is the emotional cycle of the business, of the stock market, of any investment. So it's make sure that you whatever it is that you're who's gonna provide you this kind of investment can give you that kind of assistance. Sabi nga ni Sir John Templeton of Templeton Funds, bull markets or yung pagtaas, pag sinabing bull is pagtaas ng market, are born on pessimism, which is happening right now, where people are not confident with the investment. Pag daw ganun ang ano, that's where the bull markets are born. And grow on skepticism, yung mga tao ay hindi na naniniwala, and mature on optimism. If you see people very optimistic, lahat alam na nila na hindi na magkakaroon ng downturn yung market, and then that's the time that you have to sell. Alright. So yung action natin, because we know this, we will establish our rules sa ating mga sarili, have the discipline, and follow that discipline. Okay. Next is rule. Another rule that I want to share with you is all investment have risk. Pag sinabihan ka na guaranteed, medyo kabahan ka na, dyan na nag-a-arise yung mga Ponzi schemes, na mga easy get rich quick schemes na yan. Dahil lahat, dapat i-present na lahat ng bagay may risk. Walago, pinag-usapan natin about emotional cycle of investment. And it's also, doon sa emotional cycle na yon, doon po papasok yung bagay na may risk. Because there are seasons na wala ka pa doon sa pag-boom. So, whenever that happens, nandun pumapasok
And the longer that you stay, the longer that you meet. It's the job of any brokerage na mayroong research team to always guide you in mitigating the risk. We have a program in MyTrade wherein we give you a system wherein for the newbies, you can strategize investing in the long term, 3 to 5 years. If you want to know more about that, please follow our page so you can make stay tuned doon sa investment na sinasabi namin na yun, and we will post that for you to attend that seminar. So that's another seminar. So when you're investing, know your risk appetite. Ikaw ba ay daredevil? Ikaw ba ay conservative? Know all of these things so you will know kung ano ang papasukan mo in terms of your strategy. Mahalaga yan kasi if you know that you are a risk taker, mas marami kang stocks na mapagpipilian. Yeah, later on, we will tell you how to invest. Okay, so ang action mo is define what risk means to you. Ano ba yung risk sa'yo? So you can control your losses and maximize your gains. Meron pa kaming tinatawag na cutting losses or taking profits. May mga ganyang bagay na we actually do in terms of guiding people in investing or trading. Yeah. So rule number 3, time is gold. Time is gold and you have to start today. Time is money's best friend. Sabi nga nila, diba, the most expensive commodity is time. Kapag meron kang time na nasayang, never mo lang mababalik yung time na yun. So it's actually more than anything else sa money, mas mahalaga yung oras. And if you know that time is your ally sa mga bata pa dito, yung mga graduate pa lang, or even the student at the age of 18 can start investing in the stock market. The perfect equation that you have if you have a savings account, 100 minus your age. And that that percentage can go to your highest profile na investment. So, meron tayong tinatawag na rule of 72. Ayan, what is rule of 72? This is your, parang gauge mo yan, when are you gonna double your money? Dito mo rin makikita how fast or how effective compounding interest is. As mentioned a while ago, you will see, makikita mo dito sa table ko na 4% is the lowest and 12% is the highest. I took it as a sample because when you are investing, kailangan mong i-consider this particular thing called inflation. Ikaw ba, napapansin mo, nagmamahal ang mga bilihin, yung baon ng mga parents natin na 5 pesos, naging 10 pesos, naging magkano na lang. It's because yung value ng pera bumababa kada taon at the rate of around 4%. So, kung ikaw ay mag-i-invest at yung investment interest mo will go lower than 4%, it means na may utang pa sa'yo, may utang ka pa sa sarili mo. Imagine if you have 1% in your savings account, 3%. At 3% rate, nawawala ka ng 3% kahit na yung pera mo nasa savings account and you are being robbed ng hindi mo ano. And you have to know that if you are gonna invest, dapat at least 4%. Para maprotektahan yung value ng pera mo. Okay. So, ito yung example. Another example ng sa 100 pesos. Pasimplihin pa natin. At year 2000 to 2009, ang ginawa ko yung table na to. Yung 233 pesos. Yung at nung 1993, kung may 100 pesos ka, by year 2,233 pesos yan. At the present, around 434 pesos na yan. If you invested in bonds, yung 100 pesos mo on the year 2,000, 279. If you invested on PSEI, nakikita mo yung difference, di ba? Nang difference ng 100 pesos, same amount of money, same year, pero different investment instrument. Diyan papasok yung kahalagahan ng pagbalanse, check and balance of where to put your money. Especially yung mga nakaipon sa ganyan, mga nakaipon na sa mga different types of
you know, na job na meron sila or business na meron sila, kailangan mong malaman how to balance those investments. See? Si Jollibee as a stock is actually earned a lot from 1993 to the present 2019. Alright, so action, make it long-term. The stock market is not for flings. So itong stock market, pang matagalan siya. It's gonna be better for your investment to stay longer than yung mga short-term investments. So tatandaan natin, stock market is not for flings. Alright, so another tip that I have for you, be on top of your game and choose a reliable investment partner. Okay, so what you should look for is someone who is accessible and reliable. Alam natin that we are on the go. Maybe you are working from home o kaya ikaw ay nasa frontliner and you cannot monitor the market on a daily basis. That's why we provided mobile phones for you to monitor your investment kahit nagda-drive ka, kahit on the go ka, you can monitor your investment. Ayan. And bakit namin ginawa yun is because we want you to be present in the moments that matter. Pwedeng ikaw ay homemaker and then inaalagaan mo yung mga anak mo habang you know, na taking care of them. Alam mo na you're on the go, kailangan mo magluto, kailangan you have to meet the, you know, the requirements of being a housewife and you're someone na nag-aalaga ng mga bata and you have to make sure na napapanood mo rin yung investment mo at the same time. So it's very important that this is accessible and it's on the right. So what you should look for is also someone who can provide for you information. In my trade, we have at least 3 reports that we regularly send. Meron kaming daily news wherein iniinfo namin ang mga actually, daily news is available on our page. You can like our page by KPH to be able to see those. Ito yung mga consolidated news na kailangan mong makita on a daily basis kung ikaw ay investor. Next is what stock to check, like your mini playlist or mini watch list on a day, where you should focus. Kasi in the stock market, it is around 278 stocks. And hindi mo naman yan mamamonitor on the spot, diba? Right away. So we provide short takes. This is a written report daily being published exclusively for our investors and traders. So what do we do there? We give you the insight, what we need to look at, what industry, what is cheap, what to buy. For action idea, this is an in-depth analysis. At lahat yan ay fundamental strategy or yung valuation ng pera ng company in terms of your investment. Meron din kaming pinoprovide na technical analysis wherein we track whatever it is that we know has parang price action or yung supply and demand. Okay, and last but not the least, we should look for a broker na has a track record that is, you know, you can rely on. Kasi nga, kung ang stock market ay pang matagalan, make sure that what you will have or what you will rely on is hindi hit and miss. At hindi nun baka mamaya, sumulpot lang yan, diba, no, this pandemic or hindi pa ganun ka knowledgeable and then kukuha kayo ng recommendation from that person. Napakahirap. So it's good that you have to rely on a track record like this. And all right, so you have the power to better your tomorrow. If you are interested to know how to start with MyTrade, there is a QR code here which you can scan if you're watching from your phone. Take a look at https://start.mytrade.com.ph. You just click that, register, and you just have to upload all of the requirements, which is really, ano lang yan, valid IDs lang yan and bills payment. That's really convenient for you. We know in a pandemic, you don't have to submit the physical forms. And you will be included in our exclusive Facebook groups.
so that you'll be up to date in our upcoming recommendation. And also, but last but not the least, we need you can also watch out for our upcoming seminars that will be published later on. We will have an event as well. You watch out for that. Stay tuned by liking our page, mytree.com.ph. You can keep in touch by going to our YouTube channel. But we have also certain talks there, mytree.ph, and our Instagram, Twitter, and Facebook page. We also have a free Facebook group membership under MyTrade e-learning hub. And last but not the least, ito, if we increase our income, make sure that we make our standard of living lower. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng pera at these days ng pandemic, ikaw ang isa sa mga sinuwerte nagkaroon ng negosyo or cash flow, yung income mo umakyat. Make sure na huwag tayo magkaroon ng luho. Especially at this time, makakapagtipid tayo, walang travel, di ba? Huwag tayong mag-login sa ating mga different online shopping centers sa ating mga phone. Lower our standard of living, and what we have in that gap is actually the means of where you can invest and where you can give. All right, and with that, it's never too late for a new beginning in your life, as per Joyce Mayer. If this is the first time that you watch anything has to do with stocks or investing, this is, you're not too late, of course. Just act upon it. And sabi nga nila, knowledge is power. But I do believe that applied knowledge has a strength than just by means of knowing. So you have to apply. And that's it. And thank you. End of my presentation. Okay. So at siyempong muli, si Ms. Gina Barachina from MyTrade PH. Of course, part po siya ng ABAC Securities Corporation. So maraming salamat po for enlightening our viewers sa mga bagay na na-share mo, Ms. Gina. So again, reminder lang po sa ating mga online viewers na yung mga questions po natin and reactions ay related lang po sana sa ating topics ngayon para mas ma-enjoy natin yung episode natin today. And of course, we also would like to request our viewers na huwag po niyong kalimutang i-accomplish ang aming webinar evaluation form para sa episode na to dahil malaga po sa amin yung feedback at salubin ukol sa ating programa kung kaya gusto naming malaman kung ano po yung dapat namin improve or kung anong topics pa ang nais nyong i-feature sa inaharap. At upang punuan ng form, i-click lamang po ang link na makikita sa ating comment section. Right after po ng ating open forum ay ipopost po natin yung survey link. Alright! Para naman po sa ating susunod na topic, alamin naman natin kung paano ini-invest ng SSS ang pondo nito upang masigurong sasapat ang benepisyo para sa mga miyembro. For that, I will now introduce to you our next guest speaker. So our next guest speaker is a certified associate treasury professional since July 2016, a career executive service officer of the Republic of the Philippines since 2001. So, Associate of the Actuarial Society of the Philippines since 1995 and an Associate of the Society of Actuaries of North America since 1994. So, he obtained a Master of Science degree in Actuarial Science from the University of Connecticut in Storrs, an Asia Foundation Scholar and Magna Cum Laude with the degree in BS Mathematics from the University of the Philippines in Diliman as a UP Government Scholar. He was elected to the Pi Mu Epsilon United States Mathematics Honor Society and the Phi Kappa Phi International Honor Society for his outstanding graduate and undergraduate schoolwork, respectively. Presently, he is the head of the SSS Investments Sector and the concurrent head of its Capital Markets Division. He is responsible for the overall management of a 611 billion peso fund. He has assumed both the roles of actuary and investments head in his 29 years of public service with the system. Currently, he is also a member of the board of directors of Philam Tower Management Corporation
and the Employees' Compensation Commission. Ladies and gentlemen, that's all welcome. Our next guest speaker, our very own Executive Vice President, Rizaldi T. Capulo. Sir? Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat Marvin sa napakagandang introduction mo. At nagpapasalamat ako at ako'y nanyayahan niyo rito para medyo magkwento tungkol sa tingin ko napaka-importanting topic. If I may share my screen. Ayan, nakikita na? Yes, sir. Okay. So, tingin ko maraming kailangan maintindihan ng ating mga miyembro at mga tagapakinig tungkol sa topic na to. I'll be talking about investments and actuarial life, growing SSS funds to sustain benefits. So, medyo mabigat, ano? So, sana pagtiyagaan niyo akong pakinggan, pero para hindi masyadong malawak ang ating pag-usapan, nilimitahan ko na lang. At meron akong tatlong summary statements dito, no? Tungkol sa topic na ito, na investments in actuarial life and growing SSS funds to sustain benefits. So totoo, ang pag-uusapan ko ngayon ay ang investments ng SSS. Gusto ko rin itong i-organize sa tinatawag na actuarial life. At ipakita kung gaano kahalaga ang naging role ng SSS investments, lalo na ngayong panahon ng crisis. So to summarize, every month, private sector employers and employees pay contributions to the SSS, out of which benefits are paid and the balance of other operating expenses accumulate to form the reserve fund, which is invested in various authorized assets following provisions of the SSS charter, which serve to protect the funds. So yan yung aking pinaka-importanting point about investments, no? So we collect contributions from our members and then we pay out benefits, operating expense. Yung naiwan, yun yung ating nagiging reserve fund and we invest it. So malalaman natin in a while kung saan na nilalagak ng SSS yung pondo. Then secondly, we do what we call actuarial valuation studies. Actuarial valuation studies are conducted regularly to determine the SSS actuarial life. Ano ba yung actuarial life? It is the year when the reserves get depleted. Okay. And the necessary measures to extend the fund life are recommended long before funds run out. Okay. And lastly, yung aking final point sa whole talk na ito, in its 63-year history, the SSS has paid more than it collected. But because of investments, it still has reserves of close to 600 billion and continues to sustain benefits for both workers and pensioners and to contribute to the economic development of the country both in normal times and in times of crisis. So tungkol sa investment, tatalakayin ko kung saan nilagay ng SSS yung pera, paano nagde-decide, okay, ang SSS kung saan ilalagay ang pera. And then, importanteng batas ngayon, yung Republic Act 11199, nakalagay doon yung mga investment safeguards. So, paano pinoprotektahan ng batas yung pondo ng SSS? And then, I will again talk about yung actuarial life. So, para tayong narito, no, magiging math expert. Malalaman nyo kung ano ba talaga yung tinatawag na actuarial life. Okay, and it has to do with demographics and financials. Yung kasing actuarial valuation, pinoproject niya kung ano yung mangyayari over a long period, no? Sometimes 60 years, 70 years, 80 years, in terms of the people, yung mga members natin, saka yung mga pensioners natin, and then their economic condition, ano yung magiging sweldo nila, ano mga magiging benefit nila or pension nila. And then lastly, pinoproject niya yung asset, yung pondo ng SSS, lalaki yan ang lalaki, pero dadating yung point na
mas malaki yung magagastos ng SSS kesa yung perang pumapasok. So magagamit na yung reserve hanggang maubos siya. Kaya meron tayong tinatawag na actuarial life or the year when the reserves get depleted. And finally, gusto kong italakayin din yung impact ng investments para ma-sustain yung mga benefits natin sa SSS, yung mga loans natin, but at the same time, nakaka-contribute ang SSS sa development of the economy. So, saan ba nanggagaling ang pondo ng SSS? So, unang-una, sa contribution. Nilatag ko dito yung contribution rate ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagko-collect ng contribution buwan-buwan. Alam naman natin itong mga ito, SSS, sa private sector, GSIS, sa public sector, government employees, nandiyan din yung Pag-IBIG, saka yung PhilHealth. So, kung nabalitaan nyo na, this year, 13% yung contribution sa SSS. So, ang minimum salary credit natin, 3,000. So, ibig sabihin yung minimum contribution ngayon is 390 pesos per month. Yung maximum salary credit naman natin, 25,000. So, yung 13% nun, 3,250. So, pinaghahatian yan ng employer at employee, one-third sa employee or 4.5% out of the 13%. Sa employer naman, two-thirds, 8.5% out of 13%. Yan kung nasa private sector yung manggagawa. Kung kayo tulad namin na nagtatrabaho sa pamahalaan, your government worker, sa GSIS, mas malaking dihamak yung contribution, 21%. No, ang laki, di ba? 13% yung SSS, pero sa GSIS, 21%. Saka walang limit sa sweldo. Samantalang yung sa SSS, 13% lang nung 25,000 ang maximum. So, nandito sa diagram na to, yung ating funding cycle. So, the employers, the workers, and their, even yung mga self-employed voluntary of W, we collect contributions from them. Out of these contributions, we pay benefits. Yung may iwan, yun na po yung reserve fund. And nagagamit natin yan para magpautang ng loans or mag-invest sa iba't ibang investment instrument. So yan po yung ating funding cycle. Tuloy-tuloy natin itong ginagawa, buwan-buwan, taon-taon. At ngayon nga po, mag-celebrate ng SSS ng 64 years. Na ito ang ginagawa since 64 years ago. 1957 po tayo nag-start. At makikita natin dito sa graph na to kung paano lumaki yung pondo ng SSS. Noong 1957 po, nung nag-start ang SSS, meron lang po tayong 6 million pesos. Yun po yung nasa kaliwang dulo, 6 million pesos. Pero ngayon, umabot na po ng 589 billion ang investment ng SSS as of year-end 2020. So malaki na po, malayo na rin ang narating ng SSS. Simula noong 1957, na binigyan lang po tayo ng seed money ng government na 500,000. And we ended the year with 6 million in investments. Ngayon po, 589 billion na yung investment ng SSS as of year end 2020. So with 589 billion in funds, saan po ito nilalagay ng SSS? Where's the money now? Where does the SSS invest your money? And then, magkano na rin po kaya ang kinita ng SSS? Kumita po ba yung mga investment ng SSS? At paano pong pinagdaanan ng SSS para ma-invest lahat ng mga pondo na yan? At ano po yung mga nakalagay sa batas para protektahan yung mga investment ng SSS in terms of what are the investment principles that we have to use? What is our investment benchmark? What are the allowed asset classes and the requirements on those as well as the investment limits? So sa ngayon nga po, nagtapos po yung taon na 2020, meron po tayong 589 billion. Nasaan po yung 589 billion ng SSS? So ang pinakamalaking investment ng SSS ay walang iba kundi ang government securities. So ang SSS po ay nagpautang sa gobyerno ng 246.5 billion o 42% po ng lahat ng pondo ng SSS. Okay, so parang sa bawat 10 piso, binigay natin yung 4 na piso sa pamahalaan.
At ang kagandahan po niyan, malayo po ang nararating ng ini-invest natin sa government securities, sa pagpapahiram natin ng pera sa gobyerno, because alam naman natin na nagagamit po ang pondo ng government sa iba't ibang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng infrastructure, yung mga roads, bridges, airports, ports, and then mga communication, water utilities, education, defense. So marami pong gamit yung pondo ng government. Yan po yung pinakamalaking investment ng SSS, ang pagpapautang sa gobyerno. Ang pangalawang pinakamalaking investment po ay sa salary loans. So, pinapautang din natin sa mga miyembro natin. And as of year end 2020, 112.4 billion na po ang pinautang natin, ang outstanding loans. Okay. Actually, mas malaki po dyan yung napautang na natin, pero nakolekta naman natin yung karamihan. Yan po yung naiwan. 112.4 billion ang pinautang natin sa mga active members ng SSS. So kung kayo po ay religious or parating nagko-contribute sa SSS, check, magka-qualify kayo sa mga loans na yan. Kasama na dyan, of course, yung calamity loan, educational loan. Okay. At ang tatlong pinakamalaking investment ng SSS sa stocks, yung ating pong magandang guest, bago ako nagsalita, talked about, ay nasa stock market, ano po, at ito pong pangatlong pinakamalaking investment ng SSS, 98.5 billion sa equities. Ito naman po yung stock ng mga kumpanya sa iba't ibang industriya tulad ng financial or banking, industrial, services, mga conglomerates, mining and oil, saka mga property companies. So araw-araw po tayo nasa stock market or sa Philippine Stock Exchange. Sigurado ako marami kayong natutunan tungkol dyan sa ating previous speaker. Okay. Yung pang-apat po sa pinaglagakan ng pera ng SSS, 10% or 59.2 billion ay ang properties. So marami pong properties ang SSS sa buong bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao, pero ang karamihan nasa NCR. Siguro later matutukoy ko kung ano-ano po yung mga properties na yon. And then nagpautang din po tayo sa mga private corporations or sa mga employers in the form of corporate bonds and notes. So yun po yung pangatlong grupo na pinautang ng SSS. Una, yung gobyerno. Pangalawa, yung mga miyembro mismo. And then pangatlo, yung mga employer naman po. And then meron din po tayong tinatawag na money market, 16.5 billion po nasa bangko. And then meron po tayong mga external funds. So nag-invest po ang SSS sa mutual fund, saka nag-hire din po ng mga external fund managers. So yung ating pong investment ngayon, hindi lang minamanage internally ng mga investment experts ng SSS, but we also avail of the expertise of external fund managers. Tulad po ng mga banko, insurance company, saka mga stand-alone na asset management companies. And then meron din po tayong naiiwan pang mga housing loan na 5.11 billion. At ang pinakabago po natin yung pension loan na meron po tayong 3.5 billion. So yun po yung pang-apat na grupo na ngayon na pinapautang natin. After government, yung members and the employers, yun din pong pensioner. 3.5 billion. Ngayon po alam niyo na kung nasaan yung pera, 589 billion. At alam na rin natin na ang pinakamalaking umuutang sa SSS ay ang gobyerno. Ano naman po ang napala ng ating mga investment? Magkano na ba ang kinita ng SSS? Okay, we have here yung total na kinita noong 1968 to 2020. Yung 1957 to 1967, maliit na lang naman yon siguro po. Ano? Pero sa ngayon, ang total na kinita ng SSS sa investment nito, 677 billion. Saan po nanggaling yung kinita na 677 billion ng SSS? Since ang pinakamalaki po nating investment sa government securities, which as I showed earlier is 42% of our current portfolio, the biggest portion of our income from investments also came from government securities,
we have earned close to 254 billion in income from our investment in government securities, or 38% of the total. And then sa stock market po, kumita rin tayo ng 172.75 billion or halos one-fourth buong kinita ng SSS ay nanggaling sa equities. Sa member loans, kumita na tayo ng 84 billion. Sa housing loans, kumita tayo ng 60 billion. Sa properties po, kumita tayo ng 50 billion. Sa bank deposits, 22 billion. Halos 20 billion sa corporate bonds. Pinakamaliit po yung external funds sa pension loans kasi bago pa lang po yan. So yan, alam nyo na kung nasaan ang pera ng SSS at alam nyo rin po na kumita rin ang malaki naman ang SSS sa mga investment nito. In terms of yung return on investment po, parang interest rate, so alam nyo naman siguro, karamihan sa inyo merong mga bank deposit. Magkano ba po yung interest rate na binibigay sa inyo ng banko? So, ang SSS po, yung pondo ng SSS, kumikita rin ng return on investment. Ang average po natin since from 2008 to 2020, nasa 8.85%. At ang ito po ay mas mataas kesa dun sa inflation rate na 3.5% at sa 91-day T-bill na 2.57%. Mahalaga po ito dahil kailangan ma-preserve ng SSS yung kakayahan ng pondo na mag-provide. Okay, so dapat mas mataas yung ROI ng SSS sa inflation rate. So dito makikita nyo na yung ROI ng SSS 8.85% is much higher than the inflation rate of 3.49%. Yung significance naman po ng 91-day T-bill rate na 2.57%, yun kasi po yung required sa batas na benchmark para sa investment ng SSS. Dapat mas mataas sa 91-day T-bill rate yung investment ROI based on the law. Okay. So nabanggit ko na po yung batas, meron pong Social Security Act of 2018 or Republic Act 11199, at dito po nakasaad yung mga investment principles. So ang atin pong pondo ay invest ng Social Security Commission, para po yan yung board ng SSS, at inaatasan niya ang SSS sa pamamagitan ng investment sector ng SSS para mag-invest. At ang mga susunod din pong principles are safety, yield, and liquidity. So sa bawat investment na gawin, dapat nandyan po yung tatlo na yan, safety, yield, liquidity. Ibig sabihin, safety, pag nilagay mo yung pera mo, makukuha mo uli. No? So you can sleep soundly, no? Na hindi mawawala yung pera. Yield, dapat kumikita, so may returns. And then liquidity, pag kailangan po natin ng cash, madali po natin ma-i-cash yung mga pinaglagyan natin. Or ang ibig sabihin din noon, kung may kailangan tayong cash, napaglaanan po natin at hindi tayo mahihirapang maghanap ng cash para ibigay doon sa ating loans at benefits. Nabanggit ko rin po na yung minimum return on investment according sa section 26 po ng RA 11199 ay dapat mas mataas po, no, ang ating ROI sa average of T-bills. So nasa batas po, RA 11199, nakalista rin po kung saan pwedeng i-invest. At makakatiyak po kayo na lahat po ng pinakita ko kanina na pinaglagyan natin ng pera ng SSS ay naaayon sa batas. So nasa batas po kung ano ang mga instrument na pwedeng paglagyan ng funds at hanggang how much. So merong mga limit. Ang wala lang pong limit yung government securities. Kasi ang government ang pinaka-safe na mangungutang. Ano? Kasi pag nawala ng pera ang government, pwede siyang mag-print ng money or umutang uli para meron siyang pambayad uli dun sa kanyang utang. So ito po, may minimum na 15% sa ating batas, pero right now nga nasa 42% siya. Siya yung pinakamalaki, 246 billion. Yung equities naman po, nasa batas din yan na hindi dapat lalagpas ng 40% ng ating investment. Ngayon po, nasa 17 tayo. So, sumusunod po tayo sa batas. Ano? At ang isang madadagdag ko dyan, meron din pong requirement na profitability and dividend. Hindi po tayo basta-basta mag-i-invest sa kahit na anong stock. Kailangan yung stock ay
ay yung kumpanya ay tumutubo or kumikita taon-taon at nagbibigay ng dividends. So pag kumita yung company, sineshare niya dun sa shareholders yung kinita niya. Member loans naman po, dapat wag lumagpas ng 25%, tayo nasa 19%. Yung properties po, 10%. Corporate bonds, 40%. Bank deposits, 40%. Housing loans, 5%. Mutual funds, 40%. Pension loans, 10%. So makikita niyo po na ayon po sa batas lahat ng ating nilagyan ng investment. Meron din po mga ibang provisions pa. Pwede rin tayong magpautang para sa infrastructure. Pwede rin tayong magpautang sa mga schools and hospitals. Pwede rin tayong mag-invest sa ibang bansa. Okay. So lahat po yan nasa batas. Paano naman po ang approval process ng ating investment? No, meron po tayong tinatawag na top-down or bottom-up approach. Pero kung ano man po yon, meron pong mga pinagdadaanan. So, sa top-down approach, for example, yung ating pong board of directors, yung ating Social Security Commission, may give instructions na pupunta sa Risk Management and Investment Committee, tapos pupunta po sa presidente, tapos ibibigay sa investment sector. Na yung investment sector, may mga units po, groups, divisions, or department na siya nag-aaral ng bawat investment. Okay. So, the other way around, bottom up, pwede naman lahat po ng mga investment unit ay nag-aaral ng kanya-kanyang universe, no? Kasi meron po tayong equities division, fixed income division, investment property department, member loans department. So, marami po tayong department na siyang nag-aaral sa bawat investment. At yung analysis po, sinasubmit at nagbibigay din ng recommendation papunta kay President. Tapos pupunta po sa tinatawag na Risk Management and Investment Committee. At finally po sa Social Security Commission for approval. So hindi po pwede yung mga midnight deal. Dahil sa apat na level na dadaanan po ito, hindi po yan mangyayari ng mabilisan. Unang-una, yung pong board namin, yung Social Security Commission, nagmi-meet po yan twice a month, every 2 weeks. No? Yung Risk Management and Investment Committee once a month nag-meet. So that gives you an idea na meron pong sapat na oras para mapag-aralan yung mga desisyon kung paano mag-invest. Okay. So yung pong aming Social Security Commission, siya yung nag-approve. Siya yung nag-accredit ng mga pwedeng gawin o pwedeng paglagyan ng pera. Saka kung sino po yung pwedeng kausapin ng SSS, yung mga financial intermediaries. So, yung mga stocks po, for example, o yung mga corporate bonds, ina-accredit po yung mga issuers. So, yun din pong allocation. Kung bawat taon po, meron po tayong asset allocation, pinapa-approve sa board kung anong porsyento ng pondo yung pupunta sa bawat asset class. And then, of course, the commission also approve yung mga contracts at investment guidelines. So, lahat po ng gagawin ng investment sector ng SSS, kailangan meron pong guidelines na nanggaling sa board. So, ngayon na po, yan po ang lahat, tungkol lahat sa investment. Ngayon naman, mapunta tayo dun sa other topic ko, yung ating actuarial life. Na-mention ko na po kanina na yung actuarial life ay yung year when the funds run out. So, gumagawa po ng study yung SSS, Actuarial Department, na sa mathematical study that projects yung demographic and financial evolution of the Social Security program over a projection period. So, importante po ito para siyang titingnan niya kung ano lahat ba ang mangyayari sa SSS, sa mga miyembro nito, sa mga pensioners nito. Sa next, let's say, 60 years or 70 years para malaman kung magkakaproblema tayo. Okay. Hanggang kailan maglalas yung ating reserves, kailan ito mauubos. At ang importante po doon, para malaman natin yung parang financial health ng SSS. Ano? Kasi kung maikli na lang yung buhay ng pondo,
kailangan meron po tayong gawin para ma-extend yung buhay ng pondo. So gusto natin mahaba yung buhay ng funds o yung actuarial life. But to be able to do that, napakarami pong numero na kailangan tignan. So nandyan nga po yung demographic projection. Yung demographic projection are yung mga characteristics po ng population natin. Kung hanggang kailan sila mabubuhay, magkakasakit ba sila, madi-disable ba sila, manganak ba sila. Kasi yun po yung mga contingencies na babayaran din ng SSS. Pati yung mga pensioners, gaano katagal tatanggap ng pensyon ang mga pensioners natin. Importante po yun para malaman natin kung magkano yung babayaran ng SSS sa hinaharap. Pero aside from that, yung financial projection natin, hindi lang po yung outflow, pati yung inflow, pinoproject niya. Magkano yung makukolekta ng SSS taon-taon for the next 70 years, and then magkano yung kikitain niya sa investment, magkano yung gagastusin. So makikita po dun sa actuarial valuation kung paano lalaki yung pondo at kung kailan po ito hihinto sa paglaki at magsisimulang magamit hanggang maubos ito. So in the end, yun po yung ano, yung hinahanap natin, yung actuarial life. Ang sample po nung mga sinasabi kong numero, yung kinatawag na survival rate, no? Alam po natin pahaba ng pahaba ang buhay ng tao. Pero kung titignan nyo by age, yung pong likelihood na mabubuhay tayo ay paliit ng paliit habang tumatanda tayo. Okay. Ibig sabihin, habang tumatanda tayo, mas mukhang mamamatay tayo. So kaya po dito, makikita nyo yan, number ng 0 to 1. No? Yan yung probability or likelihood na magsusurvive. Okay. Ang importante po, habang nagsusurvive, ibig sabihin, nagko-contribute. Okay. Pero kung namatay, magpe-pension siguro yung survivor niya. Okay. Or kung pensioner ka na, pag namatay ka, dun mag-stop naman yung benefit sa'yo. Kaya importante po malaman natin yung tinatawag na survival rate. Tinitignan din po yung disability rate. Ito naman, makikita nyo na habang tumatanda yung tao, mas malaki yung probability na ma-disable siya. So, sample lang po yan ng mga demographic data na tinitignan sa actuarial valuation. So, aside from yung survival rate, saka disability rate, tinitignan din yung sickness rate, yung maternity rate. At nagagamit po yon para malaman yung kailangan mabayaran sa future na benefits. Yung isang importanteng demographic data po yung life expectancy. So, ito nga po, humahaba ng humahaba yung buhay ng tao, in particular yung buhay ng Pilipino. Kaya over the years, yung number of years na tumatanggap ng pension ang pensioner, lumalaki rin. Dito makikita nyo na noong 2008, yung life expectancy, yung gano'ng katagal mabubuhay pa, on the average, yung 60-year-old, nasa 22. Okay. By 2060, nasa 24 to 27 na siya. Kasi humahaba yung buhay ng tao. In fact, naalala ko noong 1975 ata yun, noong valuation ng 1975, yung average pension years, nasa 17 years lang. So, nag-increase din siya ng malaki from 1975 hanggang ngayong 2008 na nasa 22 years na. Isa rin pong sinusubaybayan sa actuarial valuation, yung ratio ng pensioners sa paying members. Kasi po, sa SSS, meron tayong tinatawag na intergenerational subsidy. Okay. Yun pong intergenerational subsidy, yun po yung difference between yung natatanggap na benepisyo saka yung kinontribute, no? Saka yung investment income nun. Kasi po, bawat miyembro po, mas malaki po ang natatanggap na benefits kesa nakakontribute. Kaya yung difference ay tinatawag na subsidy. So, yun pong younger generation, they subsidize the older generation. At ito'y pinaghahatian ng mga paying members. So, makikita natin dito na over the years, papakunti ng papakunti yung mga naghahati para makatanggap ng subsidy yung mga pensioner. Noong 1981, there were 9 paying members for every pensioner. By 2011, 6 na lang po, 6 paying members for every pensioner. So, mas humihirap ng humihirap
yung paghahati sa subsidy na natatanggap ng ating mga pensioners. At ang this is the result of two things. One, yung mababa po yung fertility rate, yung ating family size, papaliit ng papaliit. Nakikita nyo naman na siguro yung mga lolo-lola nyo, mga isang dosena magkakapatid, di ba, o sampu. Tapos yung mga magulang natin, siguro lima na lang sila. Tapos yung tayo, yung mga bata, mga dalawa na lang sa pamilya. So kumukoti po yung mga bilang ng anak. And at the same time, humahaba rin yung buhay ng tao. At ang result po niyan, itong support ratio natin, bumababa. So pinoproject po yan, moving forward. Dito nga sa valuation namin, hanggang 2080. So by 2080 po, even sa 2042, tatlo na lang na paying members for every pensioner. Kasi paparami ng paparami yung number of pensioners. So makikita nyo rito na yung number of pensioners from 1.7 million noong 2012, sa 2080 po magiging 15.5 million. Samantalang yung paying members from 11 million magiging mga 26 million. So mas mabilis yung ipaglaki ng number of pensioners kaysa number of paying members. Ayan po. Okay. So, makikita po natin dito kung paano nag-evolve yung actuarial life ng SSS. So, dati po perpetual siya noong 1983 to 1990. Tapos, noong 1995, naging 2034. Sinaka-umikli po siya noong 1999, noong 2015. And dito po ma-highlight yung importance ng actuarial study kasi nung ganun na po ka-ikli yung buhay ng SSS, marami pong mga measures na pinanukala para i-implement, para ma-extend yung fund life. So dahil po dun sa mga measures na in-implement ng SSS, na-extend po natin yung fund life. From 2015, naging 2031 siya noong 2003. Noong 2007, naging 2039. So, and then naging 2042 ng 2011. Ngayon po yung latest na 2019, 2054. Pero hindi pa po nasama dyan yung impact ng COVID. Ito po yung picture ng assets. So lalaki po yung assets ng SSS, no? Abot po lalagpas ng 5 trillion. Itong kulay green na line, no? So ngayon meron tayong close to 600 billion in 2021. Lalaki po yan, ang lalaki yung green line, nakikita nyo, hanggang maging higher than 5 trillion sa around 2047 yan, no? 2045. Tapos mag-i-start na po siyang bababa noon hanggang maubos sa 2054. So yan po yung ating parang illustration ng fund life ng SSS. Yung pondo po natin tuloy-tuloy na lalaki, pero ihinto po sa paglaki yan pag mas malaki na po yung gastos kaysa sa koleksyon. Okay? Tapos magagamit na siya hanggang maubos sa 2054. Yung latest po na valuation nga is the 2019 valuation. Ito po isang safeguard na nasa batas. At nire-require ngayon na every 3 years dapat merong actuarial valuation kasi mahalaga nga na malaman natin kung hanggang kailan na lang aabot yung pondo para makapag-implement tayo ng measures para ma-extend yung fund life. Yan. So dito mas makikita natin. Sa ngayon po, mas malaki yung contributions natin kaysa benefits taon-taon. Pero by 2039, yung benefits po mas magiging malaki na kaysa contribution. Pero dahil po sa investment income, tutuloy pa rin po ang paglaki ng pondo. Hihinto po yan pag yung contribution sa ka-investment income hindi na sapat para sa benefits sa ka-operating expenses. That will happen in 2045. Tapos, magagamit na po yung reserves kasi kulang na yung revenues versus yung expenditure ng SSS hanggang maubos po sa 2054. So, dahil po sa active management ng SSS, nakita nyo na napalawig natin yung buhay, no? Noong 1999 valuation, 2015 lang yung fund life. Ngayon pong 2019, 2054 na yung fund life. So, nakita nyo rin po dito sa presentation na to, yung role ng investment. Kasi po, pag nakulang na yung contributions,
para bayaran yung benefits, yung investment income na po ang magagamit bago magamit pa yung reserves. So ito po yung key results nung huling valuation hanggang 2054 po, dahil nga yung ating number paying members supporting each pensioner tuloy-tuloy pong bababa. And then mas magiging mas mataas na yung benefits sa contributions beginning 2039 hanggang sa 2045, mas mataas na yung expenditure kaysa sa revenues. So sa 2045, even the investment income will be totally used to pay for benefits. So importante po rito, nagsasuggest po ng reforma para continuously ma-improve natin yung fund life ng SSS. Finally po, gusto ko pong daanan yung impact ng investment. Tingin ko po, dahil na-discuss ko na sa inyo kung nasaan yung pera ng SSS, ma-imply na kung gaano ka-importante ito sa buhay ng Pilipino at sa ekonomiya. At yung impact po nito ay gusto kong i-highlight. Okay? Lalo na yung paggamit ng ating investments para mag-support ng benefits, mag-develop ng economy, at lalo na ngayong panahon ng crisis. So dito po makikita niyo na yung SSS na nakapag-collect ng 2.2 trillion simula noong 1957 at nagbayad na ng 2.1 billion at gumamit ng 170 billion na operating expense. Pero kumita naman ng 700 million sa investment. Ito po. Ayan. So kung tutuusin po, mas malaki na yung nagastos ng SSS kesa sa na-collecta nito. Yun pong nagastos ng SSS, yung benefits and operating expenses, 2.27 trillion. Pero yung contributions, 2.2 trillion. So mas malaki na po ng mga 71 billion yung nagastos ng SSS. So kung tutusin, kung wala pong investment, wala ng pondo ang SSS ngayon kasi nagamit na lahat ng na-collecta. But dahil meron pong investments, may naiwan pa po tayong mga 600 billion dun sa pondo. Incidentally po, meron din tayong mga, aside from yung malaking pension fund po, meron din tayong mas maliit mga pondo na minamanage ng SSS. Isa po doon yung Employees Compensation Fund. Ito naman po, pagka yung na-aksidente sa pagtatrabaho, yung miyembro, makakakolekta rin po ng pension, ng disability pension, death survivor pension. So parang nadodoble yung ating pension. Aside from yung Social Security Fund, meron pang Employees Compensation Fund. At pareho rin po yung story dito. Dito po, nag-contribute, nakakolekta po ng 35 billion. Ito pong contribution dito, 10 pesos lang or 30 pesos, binabayaran po ito ng employer para sa employed member ng SSS. At kung yung pagkamatay o pagka-disable ay dahil sa trabaho, habang nagtatrabaho, nadodoble yung benepisyo. So ito nga po, since 1957 to actually, no, 35 billion yung nakolekta, pero nagbayad na siya ng 31 billion. At ang maganda rito, yun pong operations ng SSS sa pondo nito, kumita ng 48 billion. Okay. So dahil sa investment, meron pong 40 billion ang easy fund. So gusto ko rin pong i-highlight yung role ng ating investment sa economic development. So na-mention ko na kanina yung impact ng ating government securities. No? And then yung equities natin, nandiyan din. Pero ang tingin ko pinakamalapit sa audience yung mga loans, no? Yung mga member loans natin. No? Ito loans to sa employer. Nakapagpautang ang SSS ng 23.8 billion sa mga 5,100 na businesses in the past. Okay, kasama na dito 135 na hospital, pinautang ng 2.39 billion. Nagpautang din sa 299 na schools ng 4.88 billion. So malamang po yung hospital na
pinanganakan nyo, no, kay nagdalang tao, baka pinautang yan ng SSS, no? O yung school ng anak nyo, malamang pinautang din yan ng SSS sometime in the past. Aside from the schools and hospitals, nagpautang din sa mga small medium enterprises, sa mga resort. Meron tayong pinautang na 2 billion sa 84 na tourism projects nationwide. So, marami pa po yan, pero mag-highlight lang po ako ng pangilan-ngilan. All around the country, no? Nagpautang tayo sa Agricultura Pilipina, sa Batangas po ito. Nagpautang tayo sa Cereal Food Corporation sa Marilao, Bulacan. Maliit na business din. Ito, Piggery, Charlie's Farm. Pati po yung Sanctuarium dyan sa Araneta. Napautang din po yan. Ito naman sa, kung kayo mahilig mapunta sa theme park, Enchanted Kingdom po, pinautang din ng SSS. Ito, isang resort hotel sa San Fernando, La Union. Ito po, Asian Hospital naman sa Muntinlupa. Ang De La Salle University. Pati po yung St. Luke's, pinautang din na ng SSS, saka yung Philippine General Hospital. Ito naman, Pangasinan 5-star bus company. This one is Grotto Vista Resort. Marami pong example, ano, yung 5,000 businesses na yon nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR po yan. At nag-generate din po yan ng employment. So, dadaanan ko na lang po kasi ano tayo, patapos na tayo, no? Lastly po, gusto ko pong i-highlight na tuloy-tuloy po ang suporta ng SSS sa mga miyembro, sa benefits, sa loans. Kung maalala nyo, last year, nagbigay tayo ng small business wage subsidies. Nagbigay din tayo ng unemployment, ng expanded maternity, tuloy ang pension. Nagbigay din tayo ng mga calamity loans, salary loans. Last year, tatlong malaking calamity yung inasikaso natin, yung Taal Volcano Eruption, yung COVID-19, saka yung mga typhoon po sa Luzon towards end of the year. Ito po yung mga amounts, ano, 45 billion po yung dinisburse ng SSS sa over 3 million members of SSS who are employed with small, medium enterprises. Sa benefits naman po, nagbigay tayo ng 193 billion, including pensions for 2.8 million pensioners. Last year po, nag-increase yung ating unemployment benefits to 1.71 billion with 136,000 claims. Nagpautang din po tayo ng 62 billion sa ating mga miyembro, sa mga 3.4 million borrowers, 30 billion sa salary loan to 1.28 million borrowers, and 32 billion sa calamity loans to 2.12 million borrowers. And ang pinakabago po natin, yung pensioners loan, 3.4 billion po sa halos 75,000 pensioners, pinautang natin last year. Overall, actually, portion lang po yan ng total, ano? Because actually, we have lent out 526 billion in member loans to 37 million borrowers. Even yung housing loan po natin, umabot ng 50 billion, para magkaroon ng bahay yung 322,000 families. So you can imagine the impact of SSS in the economy and the lives of its members and the Filipino people, no, in general. And last year, just to highlight nga po, we had 28 billion at least in loan releases for calamity. For Taal, 300 million. For COVID, 26 billion. Meron din tayo para dun sa Typhoon Rolly, Quinta, and Ulysses na umabot ng 1.5 billion. At halos 2 million po yung nag-avail niyan. So, maasahan niyo po ang SSS, no, na susuporta sa ating mga miyembro at sa ating mga pensioners, lalo na ngayong time ng COVID. So, last slide ko na po ito na hina-highlight yung total pension loan naman po na nabigay natin. 7 billion po yung napautang natin sa mga pensioners, totaling about 185,000. And the goal actually is really to save our pensioners from loan sharks. No? Dahil mas mababa po, hindi hamak ang ating interest rate para sa pension loan. So with that, I want to go back to the summary I started with.
Sabi natin, every month, the private sector employers and employees pay contributions to the SSS out of which benefits are paid, and the balance after operating expenditures accumulate to form the reserve fund, which is invested in various authorized assets following provisions of the SSS charter, which serve to protect the funds. The actuarial valuation studies are conducted regularly to determine the SSS actuarial fund life or the year when the reserves get depleted, and necessary measures to extend the fund life are recommended long before the funds run out. So in its 63-year history, the SSS has paid more than it collected, but because of investments, it still has reserves of close to 300 billion and continues to sustain benefits for both workers and pensioners and to contribute to the economic development of the country, both in normal times and in times of crisis. So sana po sa maikling panahon na tinalakay ko itong dalawang napaka-technical topics na ito, mas naging financially literate po yung ating audience sa area ng investment at actuarial life, lalo na tungkol sa SSS investments and actuarial life. Keep safe po, and thank you again sa CCD for inviting me to this webinar. Maraming salamat, EVP Kapulong. Sigurado po akong maraming natutunan ng ating mga viewers mula sa inyo. At dumako na po tayo sa pinaka-exciting na segment ng ating programa. So ngayon po ay sasagutin na ni Ms. China at EVP Rizaldi ang inyong mga katanungan. So ready na po ba ating question? So para sa ating first question, galing kay Ms. Riza Baluyot, how and how much to invest? Ms. China, would you like to answer that question? Yes, to start with Abaco Securities Online, you can start with 10,000 pesos and then you can do it, fund the account via bills payment or fund transfer. And from there, we will have a separate email so we can include you in the Facebook group para mag-receive nyo yung daily reports to guide you with how are going to start with stock market investing. Okay po. Maraming pong salamat. Para sa ating next question, galing kay Mayublin Panaligan Villamar. May tanong po, matik po yung member ng SSS na may ay isa sa investor. Tama po ba? Sana po magkaroon ng portion na putol yung question ni Ms. Miley. Sir Kapulong, would you like to answer that? Parang sabi niya, pag SSS member ka, ay investor ka na rin. Well, for the information of our members, beginning 2021, meron po tayong bagong pondo, yung Workers Investment and Savings Plan. No? Na mandatory po ito, 13% po noong portion ng sweldo between 20,000 to 25,000 pupunta po dito sa account na ito, individual account ito. Kaya in this sense, tama po yung ating viewer na investor po yung member. Lalo na dahil nagkaroon na tayo ng mandatory na provident fund. Dati po kasi voluntary ng ating mga provident fund, meron tayong flexi fund for OFWs, saka yung PESCO fund. Voluntary po yun. Pag nagbigay po ng contribution towards the Flexi Fund and Peso Fund, then investor po yung ating miyembro. Pero ngayon, kung yung sweldo nyo po higher than 20,000, mandatory or automatic, yung 13% po ng sweldo nyo higher than 20,000 but not more than 25,000 will go to an individual account under your name. And in that sense, investor po kayo. In general din po, yun pong the bigger fund, yung nauna pong pondo, yung 1957 hanggang ngayon, ano po yan? Ang tinatawag yan na pooled funds. So nawawala po yung ano, yung individual, wala pong individual account doon. No? So technically, hindi siya investment ng individual. It's a common investment. Tayo po lahat yung may-ari ng pondo na yun. Yung para sa defined, tinatawag natin na defined benefit program.
which is basically the pension fund of the SSS. Ngayon lang po nagkaroon na individual accounts dun sa ating WISP, no? Workers Investment and Savings Plan. At ang kagandahan po, magkakaroon din tayo ng opportunity na mag-top up kung gusto po nating dagdagan pa yung investment doon sa pondo na yon, para in the future meron tayong supplemental pension. Kasi yung individual investment po na yan, pwede pong ma-convert sa pension pag nag-retire. Okay, marami pong salamat, EVP Capulong. Okay, we still have more questions to go. Okay, so galing kay Giselle Tamayo. Giselle, how about po kung walang work as of now but interested to invest? Miss Gina, may po ba kayo papayo? Ma'am Giselle? Yeah, thanks Giselle for your question. I think the interest is there, so napakaganda that you have the interest. For the meantime, what you need to do is to make sure that you stay tuned with the different types of programs of MindTrade. You can actually join our Facebook group, e-learning hub. We provide there some of the information na kahit hindi ka pa investor with us. Pwede natin ilagay doon yung mga learnings that you can see, para the moment that you are already prepared to invest and open an account, you're ready na, mentally ready, you're physically ready, and financially ready as well. Thank you very much for answering that question, ma'am. Okay. Okay, meron tayong question. Nakita nyo na ba ang impact ng pandemic sa actual life ng SSS? Sir Capulong, would you like to answer that? Wala pa pong formal study on the impact kasi po ongoing pa po. Ongoing pa po yung pandemic, but definitely pag-aaralan po yan ng aming actuarial and risk management group. Of course, medyo may pagka-negative po yung impact ng pandemic. Pero depende po yan kung gaano katagal. Hopefully, kung 1 or 2 years or even 3 years lang po yung pandemic, sana hindi ganun kalaki yung magiging impact at magre-recover po tayo. Kung nabanggit ko po na yung actuarial valuation o yung actuarial life, ang time frame po niyan, many years, mga 60 years. Yung pong projection namin hanggang 2080. Kaya in the bigger scheme of things, sana po maliit ang magiging impact ng pandemic na ito kung 1 or 2 years lang siya, 3 years at the maximum. Dahil yung ating period naman na tinitignan is a 60-year period. Initially, alam natin na tumaas po yung unemployment rate, so may impact po yan sa financial ng SSS. So mas marami yung hindi makakabayad ng contribution kung sila ay unemployed. So, pwedeng bumaba yung ating revenues. And at the same time, pwede pong tumaas din naman yung ating expenditure. Dahil mas marami po yung mag-claim ng unemployment benefit. Tapos mas marami rin po yung mamamatay, no? Although, buti na lang po hindi ganun kadami rin yung mga nasawi. Pagdasal natin na sana ano, hindi ganun kalala, no? Sa news kahapon, mas marami pa rin din yung namamatay ata sa ano, sa heart or heart issues or diabetes. Okay. So maraming pong salamat for answering that question, EVP Capulong. Okay, galing naman po kay Ms. Nympha H. Balena. May list of stocks ba kayo na nagbibigay ng dividend? Kasi hindi lahat nagbibigay, right? Yes, that's right. Thank you. Yes, that's right. Thank you, Marvin. There are others what we call the dividend stocks. So, isa sa recently na nag-release ng mataas na dividend is Metrobank. So, I think if I remember it right, total of 4 pesos yung ni-release nila. So, there are stocks na nagbibigay ng dividends, and what we call them dividend players. If you are in a position who wants to have that kind of stocks, meron din tinatawag na preferred shares wherein yung dividends ay
hindi katulad ng sa common shares na lagi siya talagang may dividends, so scheduled talaga yung dividends niya. If you want to know more about it, we have also reports for the list of companies that you can take advantage of when it comes to dividend plays or yung mag-invest ka because of dividends. Okay, thank you very much, Ms. Sina. May galing naman po kay Sir Walter Egway. Allowed din ba kaming i-invest yung contribution namin? Sir Kapulong, would you like to answer that question? Sa ngayon, wala pa pong option na ganoon. Pwede siguro kasi nag-i-start pa lang po tayo, no? So, maski po yung sa Singapore, di ba? Sa Singapore, meron silang Central Provident Fund. Hindi rin agad sila nakapag-start na bigyan ng option yung mga members para mag-invest on their own relative to their funds. Pero dahil bago nga po yung program, but moving forward, definitely we will try to consider giving members an option on how to invest the funds. Sa ngayon, bagong-bago po itong mandatory provident fund natin, wala pa siyang 3 months old. So siguro po after a while, pag medyo nag-stabilize na lahat, we'll be able to look into that option. Okay, so we're down to our last two questions. Galing kay Maga Tarp. Pwede po ba mag-invest sa maliit na halaga lang o may minimum po? Saan dapat mag-invest bukod sa stock market? Miss Gina? Okay. Hi, Maga. Thank you for your question. Actually, it's a good question of yours. No? You have different types of investment instrument that you can try. Meron yan yung mga bank instruments, UITF, meron din naman. If you want to have a direct exposure sa market, then that's where you invest in the stock market via the brokerage. And you can start as, if you invest in a mutual fund, I think you can start as low as 1,000. If you have like a savings account na more than 10,000, you will you won't need naman to put money to pay for it. Kasi yun na yun mismong, that's your fund that you're gonna use naman. So what I suggest is, if you want, save it first, and then if you have the enough cash na to build or start your investing, dun ka na lang bumawa sa savings mo, but make sure that you still have yung, sometimes they suggest na bawasan natin ang ating debt bago tayo mag-invest. So those, you have to check and balance first yung financials. And then once na you think that you have an excess, or if you put money in any investment, think of it as a money that you have already forgotten. Mga 3 to 5 years, hindi mo na kailangan galawin. Although what is good about the stock market is it is considered as liquid. If you put money in there, subjected by the risk, if you sell it in the fourth day, pwede mo na yung i-redeem without any walang cancellation fee or anything. You can withdraw it and request it to be back at your own bank na niregister mo sa amin when you open the account. Okay, thank you so much, Ms. Gina. And para sa ating last question, does SSS actively invest in socially responsible companies? Yung those producing non-same products, yung green companies. Sir Kapulong, would you like to answer the question? Actually po, very recently, meron po tayong mga proposal on socially responsible investment. Yung tinitignan po yung mga companies na hindi nagre-represent ng mga sugalan, ng mga bisyo, inuman, ganyan. Pero hindi pa siya talaga planchado. But definitely po, we are looking into developing a more operable policy towards socially responsible investments. Kasi po, yung isang issue rin, hindi po ganun karami yung mga companies sa atin, very limited po. Okay, thank you so much, Evie Kapulong, for answering that question. Okay, so before we end the program, you request a parting message from Miss Gina. Ma'am, short message lang po para sa ating mga online viewers.
Yes, for those who are interested or just thinking or curious about the stock market, what you don't need to be overtaken by fear, by anything that you're gonna do if you think that it's gonna progress what you want to have in life as a goal, please do so and learn from it. Make sure that you are provided with the right information, especially at this day and age now where everything is just a click away. Better be careful of what you're gonna read and make sure that if you're gonna invest, you rely on a legit information, and that you will start the moment that you feel that you are ready, you start and don't procrastinate, because yun nga, marami, kung ako nalaman ko to like when I was still in school, probably I could have hindi muna kasi mababago yung oras. So now that you have the power to, you know, take charge of your financial health, you start the moment that you're ready. Okay, thank you so much, ma'am. How about you, Sir Kapulong? Any last message to our viewers po? Well, I just want to invite everyone to be part of the investment legacy of the SSS. Kung meron po kayong utang, kung kayo pensioner, meron kayong utang, o kayo member, meron din kayong utang, make sure na magbayad po tayo. Para po, pag nakakolekta po yung SSS, pwede niya pang ipautang uli sa mga mas nangangailangan. So nandito po ang SSS, lagi niyong maaasahan. We can expect na we will do our best to protect the funds, invest it well, conduct our regular actuarial studies and simulations to make sure that our fund life keeps on getting longer. On the part of our members and pensioners naman po, sana po we continue contributing and investing in SSS and pay our dues, whether it's contributions or loans. Okay, so thank you so much, EVP Kapulong. Alright, sa pumuli sa ating mga guest speaker gayong hapon, pero hindi pa po tayo tapos dahil nababasa po namin ang inyong mga encouraging comments at natutuwa po kung that's why we decided to feature your insights about this show. So ito po ang ilang feedback mula sa ating viewers sa talaga namang nakaka-good vibe. So galing kay Miss Beng Chua, very informative at hindi siya nakakaantok. More of this para sa education ng members about their benefits. Good job, SSS! Okay, galing kay Miss Cecil Utukan, interesting topic. At least we know what to look forward to, lalo na sa actuarial. Galing kay Miss Joy B. Pelutenia, thank you for the info about where our contributions invested and other informations. God bless. Galing po kay Miss Melinda Decena, mabuting araw po. Maraming salamat po. Very informative po. The first galing kay Marconi Manawag. Napapanahon ang programang ito lalo ngayon at may pandemya. More power to the organizers of this show. Thank you so much, ma'am, for appreciating our efforts, no? Para sa ating SSS Pinlit series. Okay, so reminder lang po sa ating mga viewers, bago po tayo maghiwa-hiwalay, na huwag niyo pong kalimutang i-accomplish ang ating webinar evaluation form para sa episode na ito dahil malaga po sa amin ang feedback at saloobin upol sa ating programa kung kaya't gusto namin malaman ang dapat pa namin improve at kung ano pa ang mga topics na nais nyong ma-feature sa inaharap. At upang punuan ang form, i-click lamang po ang link na makikita sa ating comment section. Okay, so at natapos na naman po ang isang episode ng ating programa. Sana po ay nag-enjoy at natuto kayo sa pananood sa amin. Hanggang sa susunod na episode ng SSS Financial Literacy Series, Work, Save, Invest, and Prosper. Ako po muli ang inyong lingkod, Marvin Bellio, thanking you all for being a great audience. Stay healthy at ingat po tayong lahat. Have a blessed Holy Week po.